Wow. So hey guys, I am Jomar from The Curve, and sa nakikita niyo, so ito yung merchandise namin na The Curve shirt, and of course, if you love coffee, meron din kami yung The Curve mug. So if gusto niyo mag-avail ng merch namin, just send us a message on our Facebook page or Instagram na kung gusto niyo mag-grab ng mug at saka t-shirt. So for this video, I'm so excited guys kasi ito yung ni-recommend ni Coach Giselle. Shout out kay Coach Giselle Jimenez from one of the band member ng Neo Colors. Naging tutor ko siya sa gitara. So ito yung ni-recommend niya na effects kasi naghahanap din ako ng effects, although meron na akong Boss ME80, but still I'm looking for a somewhat feels na parang individual, which now nag-end up ako ng same sa kanya na effects. So huge shout out kina Ate Reina from Japan and sa family mo. Thank you so much. Thank you. And yeah, so unbox natin yung box. This is a huge box kasi may mga iilan pang kasali. Here it is, guys. Here it is. Whoa, official looks. So it is a Digitech IPB10. So parang kailangan ko pa ng it's a big see. Wow. So it is an IPB10 programmable pedal board. Let's give it a shot. Yeah. Wow. Sa kantor. So, pila na siya pang watts. Like, wow! Super laki! Unlucky mga lodi! Ikawas lang yun. Ipilikay na siya. Copy po siya. Set aside sa box muna ka mga kaibigan. Woo! So again, thank you so much at Reina at sa family mo sa pag tulong sa akin na ma-purchase tong programmable pedal board na from Digitech. Yeah, thank you so much. It's
So hindi ko pa siya ma-try today kasi wala pa akong iPad for this one. So guys, papunta kami sa Turin. May kukunin kaming iPad for the IPV10. Kasi yung applicable lang na iPad for it is iPad 2 below. Na-ask ko na rin si Coach Yusel. Again, shout out sa iyo, Coach. Thank you so much for this recommendation. Na-try ko na siya, actually na-try ko na, and it works fine. Although na used siya from Japan, pero yung itsura niya is parang brand new guys kasi napaka shiny pa rin. Walang scratch. Okay. Isasali ko na lang yung video mamaya kapag meron na yung iPad kasi doon natin makontrol yung mga pedals tsaka yung mga ano nila, yung mga settings nila. Naka-attract kasi sa akin doon sa effects na yun. Para siyang individual pedals, maano. Pwede mo siyang i-on off on a specific na patch. Iba kasi sa Boss ME80 kasi i-set up mo talaga na yung patch na yun. So ang hirap mag on off ng mga effects. Maliban na lang kung naandun talaga siya sa ABCD ng ME80. So hi there guys. It's Jomar again and eto na, kinabukasan na kasi kagabi nag-meet up ako sa Turil to get the iPad for the IPV10. And yeah, eto na siya. All good, all working. Thank you so much at Reina and family. Napakaganda talaga. Eto na siya. Yan. You know. Yeah. So, susubukan namin sa practice to. Tsaka, I will be making a different video para sa demo niya. Let's play along with the stocks na plug-in. Stock plug-ins. I mean, stock na presets. Yeah. Let's play around with stock presets. Hi there guys! It's me again, Jomar. And, yeah. Nakuha na namin yung iPad last time. Nag-meet up kami sa Turil. Thank you so much, madam. I forgot your name. And yeah, it is now working. This is the Digitech IPV10. Ayan. And thank you so much, Coach Jusel Jimenez, for the recommendation. I know, hindi to latest, but I enjoy it. Nagawan ko na siya ng patch according to our compositions, original songs. So, naka-JC na to lahat. And then I'm just using a Line 6 na amp and a Fender Vendera 60s Strat yung sana all. Oh yeah, so let's try this one. Ito yung first patch ko na settings, which is basically clean with konting drive lang. I'm using a T-Scream, by the way. So na-enjoy ko to siya na i-set up last time and ito na yung 5 patch na set up ko. So for the clean one, eto. Para sa ikaw pa rin na kanda. Same sa PNG and PNKMT, panaginip na nakamit na kanta.
So, hinahanap ko kasi yung Diptun na effects. So, luckily, andito siya. Nasa Zoom G3X ko siya before, pero sa Boss ME80, hindi ko na siya makita. So, yeah, I miss this effect so much. So, ito yung patch na pin ko on for solo naman. So, I'm still working on it. So for solo naman na clean, ito yung patch na nagawa ko last time, and I'm still working on the second one, sa second bank for the cover songs. Enjoy ko siya, and I'm still working on sa mga iba't ibang effects niya, so I will be digging this up para naman sa ano namin, para magamit namin to sa ano, para magamit ko personal sa gig at saka sa recording. So ang dami-dami niyang effects, so pwede niyong palitan yung bawat isa. Yung ang nagustuhan ko lang dito kasi is kapag meron kang preset, let's say on our yung preset na ginawa ko for sa amin, pwede kong i-off yung drive, tsaka pwede kong i-on yung ibang effects. So ito yung parang hinahanap ko talaga, kasi sa Boss ME80 limited siya, sa opinion ko lang, limited siya when it comes to turning off specific effects. Pero solid na solid yung Boss ME80, yun yung gamit ko so far. And since meron na to, I will be digging this one up. Tingnan natin kung saan talaga aabot to. So, yeah, I'm very, very happy with these effects. Thank you so much to our loving and supporting parents sa walang sawang suporta sa passion namin at sa mga hilig namin. Thank you so much again, guys. Thank you so much for tuning in. If you enjoy this video, give this video a thumbs up. So don't forget to subscribe for more. Peace out.